Yo, what's up mga kakalikot? Isang maulang panahon sa inyo lahat. Yes, tag-ulan na talaga. At tag-ulan na talaga. Maulan na maulan, maulan. So yun, isang maulang panahon nga sa inyo lahat mga kakalikot. So for today's video mga kakalikot, very quick session lang. So tuturo ko sa inyo paano malalaman kung grounded yung wiring ng ating motorsiklo. Napakasimple lang, napaka-basic mga kakalikot, pero malaking tulong ito para sa atin. So bago natin simulan lahat, intro muna tayo malupit. Paano natin malalaman kung grounded nga yung wiring ng ating motorsiklo? Bukod sa laging pumuputok ang ating fuse, yan, mayroon pang isang pamaraan paano natin malalaman kung grounded nga ba yung wiring ng ating motorsiklo. Minsan kasi hindi niya kayang putukin yung fuse kapag may grounded sa ating motor or short circuit. Bakit ba nagkakaroon ng grounded or short circuit ang ating wiring ng ating motorsiklo? Minsan kasi yung positive wire, isang positive wire ng ating motorsiklo, nababalatan, yan, nagbabakbak yung mga balat niyan, then kumakaskas or dumidikit sa any metal part ng ating motorsiklo or dumidikit sa negative wire, kaya nagkakaroon ng short circuit or grounded. So yun, para natin malalaman kung grounded nga ang ating motorsiklo mga kalikot. So, pamamagitan ng test light, meron tayong test light dito. Ayan. Tapos, ang gagawin mo lang, tanggalin mo yung positive wire or positive terminal ng yung motorsiklo. Tanggalin mo saka connection ng yung battery. Then, yung clip, yung alligator clip ng ating test light, dikit lang natin dito. Ayan. Tapos, tutusok lang dito yung yan, yung test light dito sa positive. Once na hindi umilaw yan, pag di umilaw yan, na hindi nakasusi ito, yan, hindi siya nakasusi, tapos hindi siya umilaw, ibig sabihin, good, yung iyong wiring, yan, walang grounded, walang short circuit sa wiring ng iyong motorsiklo. Kapag inon mo yan, yan, silusi mo yan, saka lang siya iilaw. Yan. Yan. So, good yung iyong wiring ng iyong motorsiklo. Let's say para makita natin kung anong pagkakaiba ng grounded. Halimbawa, yung positive, 'yan. Positive wire ng iyong motorsiklo, 'yan, yung red, red 'yan, red. So 'yan. Let's say sa loob niyan. 'Yan, sa loob ng wire harness, yung positive wire mo nabalatan. Nabalatan, 'yan. Gumamit lang tayo ng wire mga kalikot. Nabalatan siya. Yan. Lagyan natin siya ng tuktungan na natin ng wire. Yan. Para makita ko sa inyo kung ano mangyayari pagka grounded or mas short circuit yung motorsiklo. Yan. Dahil nabalatan siya, ito mga kalikot. Para nabalatan yung positive ng yung motorsiklo. Tapos dumikit sa any metal part ng iyong motorsiklo. Yan, dumikit ito. Yan, iilaw yung test light. Yan, kahit hindi naka susi yung yan, hindi naka on. Yan. Pag dumikit, yan, yung nabalatan na positive ng iyong motorsiklo na dikit sa any metal part ng iyong motorsiklo or sa negative wire. So, yan. Malaman mo agad, yan mga likot. Malaman mo agad na grounded yung motorsiklo pag umilaw yan nang hindi nakasusi yung motorsiklo. So ganoon lang kasimple mga kalikot na mag-trace kung grounded nga ba yung motorsiklo. So yan. Pagka-grounded ang yung motorsiklo mga kalikot, 100% laging lubat ang yung battery kahit na bagong palit lang yan. So ganoon lang mga kalikot mag-trace. Yan, or paano malalaman kung grounded or may short circuit sa wiring ng iyong motorsiklo.
So yun, very quick session lang sa video yung pinalabas natin ngayon sa mga kaliwat. Tulad nga na sabi ko, napaka-simple lang, napaka-basic. Pero malaking tulong ito pag alam natin yung ganitong basic troubleshooting para sa wiring ng ating motosiklo. So muli, mga kaliwat, maraming salamat. More power, God bless po inyo. God bless po sa inyong lahat. At ingat-ingat, ride safe kasi tag-ulan na mga kaliwat. So yun.